And we are back again mga chong with another Kai Soto at PBA updates na naman tayo. Ngayong araw mga chong, ipag-uusapan natin ang binanggit ng isang top agent patungkol kay Kai Soto. Bakit niya nga ba binanggit na ang Europe ang isa sa pinakamagandang option para kay Kai? Samantalang kailangan naman ngayon magdesisyon ng PBA kung itutuloy pa nga ba nila ang season 46 ngayong taon. Yan ang ating mga pag-uusapan ngayon, pero bago yun, please subscribe and click the notification bell button on YouTube. At para naman sa mga nanonood sa Facebook, i-follow nyo na ang aming Facebook page para sa mga basketball news gaya nito. Pero bago yun mga chong, ay gusto ko lang batiin ang ating 100k subscribers giveaway winner na si Bill Gerson Beloy na nagmula sa Tacloban City. Kaya mga chong, kung gusto nyo din manalo ng ganitong giveaway, ay sumuporta lang kayo sa ating channel by subscribing, like and commenting sa ating mga videos na ginagawa araw-araw. At malay nyo, baka kayo na ang lucky winner sa ating susunod na giveaway ng Nike shoes. Yun lamang mga chong, maraming salamat at back to the video. Ayun nga sa nailabas sa report ng spin.ph sa kanilang website, yung mismo sa top agent na nagpadala kay Kai sa Europe, naniniwala ito na ito pa rin ang best option para sa ating Filipino prodigy. Pero unlike before nga daw mga chong, ay hindi na nga daw magiging ganito kaganda ang magiging offer kay Kai kung sakali man nababalik siya sa Europe. Babalikan daw kasi ang unang laro ni Kai na kung saan sumali siya sa mga major league. Ito daw ang isa sa mga dahilan ng pagkukaw ng mga scouts ayon mismo kay Teddy Archer. Pero unlike before daw ay hindi na masyado naiintriga ang mga scouts ngayon sa ating Filipino big man. Ayon pa nga mismo kay Teddy Archer, I think in Europe the options that he have, it won't be the same anymore. There could be something else in Europe but it's not going to be the same. Isa na rin sa mga naging dahilan ay ang pagpasok ni Kai sa NBA G League at ang FIBA agent na kung saan hindi nga masyado nagdi-deal with the European ball clubs. Kung ang pera naman ng pag-uusapan mga chong, ayon mismo kay Teddy Archer ay hindi rin daw kikita si Kai ng ganun kalaki kapag pumunta siya sa EuroLeague. Dahil ayon mismo sa kanya ay hindi na daw masyado tataya ang mga ito dahil nga nakita nila na nahihirapan si Kai sa pagpunta niya sa US. Kaya naman mga chong, kung pupunta daw si Kai sa Europe ay sa tingin nila na mas kailangan sila nito kesa sa mas kailangan nila si Kai Soto. Balikan kasi natin, itong nag-turn si Kai ng 18 years old ay naging eligible siya sa paglaro sa NBA G League. At after nga ng almost 2 years ng extensive training sa US kasama ng Skill Factory sa Atlanta, kalauna naman ay nag-withdraw din siya dahil nga sa mga mixed schedules ng Gilas Pilipinas at ng Ignite Team. Tama pa natin yung mga quarantine protocols dahil nga sa mga kumakalat na sakit ngayon, kaya naging mutual ang desisyon ng NBA G League at ng kampo ni Kai Soto. At nitong pinili ni Kai ang paglalaro sa qualifying tournament ay na-cancel naman ito nitong February. Eh dahil dyan mga chong ay bumalik ulit siya sa US at sa ngayon ay nag-training na under ng Smith League. Malungkot si Teddy Archer mga chong para kay Kai dahil daw sa bilis ng mga pangyayari sa kanyang basketball career. Dahil napakalaki daw talagang panginayang ang pag-recruit sa kanya na paglalaro sa Europe na kung saan nagka-offer siya sa Real Madrid. Pa nga mismo sa kanya, it's really painful to see somebody who had so much upside but maybe just a couple of career decisions that did not go well. For daw kasi mga chong ay napakalaki na nakikita ang potential ng Europe para kay Kai, lalo na nakikitaan din siya na magiging superstar that can be drafted in the NBA from Europe. At sa mga pinakamagandang halimbawa dito ay sina Nikola Jokic at Luka Doncic. Kaya ayon mismo kay Teddy Archer mga chong, ngayong nakita na ng Europe ang nangyari kay Kai sa States, ay maaaring maging malaking epekto talaga ito kung sakali man napupunta siya sa Europe. May possibility pa rin naman daw si Kai na magkaroon ng mga offers pero maraming nga dito ang hindi na interesado sa kanya. Hindi nang tiwala ni Teddy Archer mga chong na makakahanap si Kai ng contract sa Europe. Pero asahan daw natin na hindi na itatrato si Kai as a prospect kundi as a player na lamang kagaya ng nangyari sa Amerika. Kaya isa daw si Teddy Archer mga chong sa mga nanghinayang sa pagpili ni Kai sa US rather than the Europe. Nagdag pa ni Teddy Archer, the family chose the US because they're comfortable with their situation. And it's not simple decision for young people when there's family and there are other things to consider. Kaya for now mga chong, para kay Teddy Archer, ang best road para kay Kai ay pumunta sa Europe at panatilihin ang paglalaro dito. Iniwala din si Teddy Archer na ang development ni Kai ay mas suited sa Europe kesa sa pagpunta niya sa US. Kaya daw may tuturing itong isang premature na idea. Kung simpleng iisipin lang daw mga chong, most of the international players ay nanggaling sa Europe.
they are developing the skills and the styles of plays that the NBA wants. Kaya ng sinabi ko kanina ng mga NBA players, kagaya nila Kristaps Porzingis, Nikola Jokic, at Boban Bogdanovic. Kung tama lang daw ang naging desisyon ni Kai Mangchong, ay malaki ang potensyal maging isa siya sa mga player na binanggit natin. Kami din binanggit si Teddy Archer dito mga chong, kagaya na lang na pagbisita nila mismo sa Real Madrid para nga mas maging familiar si Kai sa basketball culture dito. Pero nagulat na lamang sila nang lahat ng ito ay hindi na materialize. Gayun pa man mga chong, naiintindihan naman daw nila na mayroong natanggap si Kai na mas magandang offer sa US, pero hindi naman nila inaasahan na mauuwi ang lahat sa ganito. Kaya ayon mismo kay Archer Teddy, timing was everything. Kaya naman mga chong, finger crossed na itong si Teddy Archer para kay Kai, dahil naniniwala pa din siya na mayroon pang malaking pagkakataon si Kai na patunayan ang sarili niya sa US at sa ibang bansa. Sa kanyang huling kataga, I'm hoping he can back on track, although right now it's a little bit off track. Kai is a great kid, he's amazing, his basketball knowledge and passion for the game, his approach and work ethic, he's an amazing person. Kaya pa man mga chong, ay open arms pa rin si Teddy Archer na tulungan si Kai sa kahit anong aspeto man ito. Kaya naman mga chong, ngayong narinig na natin ang tunay na balita patungkol nga sa mga nangyari kay Kai, kung marinig ang mga opinion nyo mga chong, dahil ito na ang isa sa mga magagandang balitang narinig natin patungkol nga sa nangyaring journey ni Kai sa Europe at US. Kumpara sa akin mga chong, sa tingin ko talaga mayroong pagkakamali dito yung kampo ni Kai. May mga maling desisyon talaga silang nagawa, pero sana naman ay hindi pa uling lahat at maayos pa ito. Samantalang ayon naman sa nailabas ng PM Sports sa kanilang website, magpupulong na ngayon ang Philippine Basketball Association or PBA Board sa susunod na linggo upang pagdesisyonan ang magiging hakbang nito para maitaguyod ang PBA Season 46 Philippine Cup. Kinumpirma ni PBA Commissioner Willie Marcial na magkitipon ang lahat ng Board of Governors kasama iba pang opisyales na liga para balangkasin ang plano. Ilalatag ng liga ang lahat kabilang na ang pagtalakay sa financial na aspeto at lahat ng posibleng gawin para matagumpay na mairaos ang season. Hindi pa rin kasi sinasantabi ni Kume ang muling pagpasok sa bubble, ngunit hanggat maaari, ito ang pinakauling opsyon dahil sa iba't ibang kadahilanan. Una na rito ang malaking gastusing kakailanganin sa bubble, ngayon din ang malaking epekto nito sa mental health ng mga players, coaches, at officials. Ipangal sa kanya, we're not leaning on that. Holding a full bubble is our last option. What's hard about holding a full bubble, apart from the financial aspect, is our mental health. Imagine being holed up in a hotel for 4 months. Nagulong ang schedule ng liga matapos ibalik sa maigpit na Enhanced Community Quarantine or ECQ, ang NCR Plus Bubble. Bilang na dito ang Antipolo City sa Rizal na venue sana ng opening. Samantalang nitong linggo naman ay binabana sa Modified ECQ o MECQ ang NCR Plus Bubble. Subalit hindi pa rin maaaring makapag-ensayo mga teams na nasa ilalim nito. Kaya ano sa tingin ninyo mga chong ang dapat gawin ng PBA? Dapat lang bang ituloy pa nila ang Season 46 o maghintay na lamang sila na maging normal ang lahat? Komento lamang yan sa baba. Hanggang dito na lang ating time out review. Kung nagustuhan nyo itong video at gusto nyo pa ng more PBA, Kilas Pilipinas, NBA G-League at kay SWAT Updates, eh mag-subscribe ka na at i-click mo din yung notification bell button para maging updated customer basketball news na gaya nito. Shoutout nga pala sa mga chong natin na walang sawang sumusuporta.